Hi guys, it's Michelle again. And for today's vlog, ay ipapakita ko sa inyo ang nabili namin shelf rack sa online. Tatlong shelf rack ang nabili namin dahil naka-buy one take one ang isa dyan. Nabili lang namin yan ng 6,600 pesos. Naisipan nga namin bumili niyan para sa sari-sari store namin dahil nasira na nga ang mga shelves ni Mama dahil sa lindol. Ilang beses din lindol ang naganap sa Davao. At kung mapapansin nyo, nakatabingi na ang ibang part ng shelves. Need na rin sigurong palitan kasi mag 8 years na din naman at talagang depreciated na. O, diba? Ganyan ka, gulo din ang paninda ni Mama kasi matagal na rin hindi naaasikaso ni Mama. And after nga na ma-assemble, ito na nga ang kinalabasan. O, diba? Ang ganda dahil ang puti at marami talagang mailalagay dyan na paninda. At talagang ma-organize ni Mama ang kanya mga paninda. Ewan ko na lang talaga kung hindi pa niya yung ma-organize. Sa dami pa namang layer niyan. O, diba? Ang ganda. Yung isa malapad nga pala. Yung dalawa, medyo maliit. Pero okay naman siya. At ngayon nga dito, sinisimula na nga ng aking bayo na tanggalin yung old na shelves na Mama. So, diba, makikita nyo kung gano'n na siya kaluma. At tingnan nyo, numawala na yung mga paninda, nakita nyo kung pagkakapaling niya. Itong kapatid ko naman ang naging assistant ng bayo ko. Pinagtutulungan na nga nilang tanggalin lahat dun at ilipat dito sa aming gate. Once a week kasi merong nangungulekta ng aming basura. So, better na lahat ng basura ay ilagay na doon para kapag kinulekta ay nandun lang sa isang place. At itong mga kapatid ko nga ay busy talaga sa paglilinis. Kasi yung tindahan nga namin, bibira siyang malinisan kasi nga sobrang busy ng Mama ko. Dahil nga nakafocus siya sa mga pamangkin ko. At ngayon nga nakabakasyon at andyan yung kapatid ko, pinagtulungan na nilang linisin ang tindahan while na nilalagay nila yung rack. Talagang nag-general cleaning na rin talaga sila dyan sa tindahan namin. Soon, pagpapalagay na rin tayo ng roll-up sa tindahan namin. Sa susunod na vlog iyon, para makikita nyo kung ano yung roll-up na sinasabi ko. Kasi gusto ko i-renovate yung tindahan ni Mama paunti-unti. Even yung sa sahig ng Mama ko, pala ko na rin sanang yan ipataas. So, ganyan yung sa susunod na vlog din. Kasi unahin natin yung roll-up and then yung susunod is yung patels ni Mama. So, next time na yun kasi hindi na kaya ng time nila Mama ko kasi may mga naka-plan din sila. So, hindi ko alam kung kailan ko yung pwedeng isingit sa time nila Mama. At ito nga ang kinalabasan ng maipasok na ang shelves rack. O, diba? Sakto lang. Actually, nag-aalangan akong bilhin niyan. Pero sinabi ng kapatid ko na bilhin na natin yung rack ate. Sabi ko, hindi ba yan malaki? O hindi ba yan makaka-occupy ng space sa tindahan? Sabi niya, hindi. Kasi nakasukat naman. So, may pangamba ako. Sabi ko, ayokong bumili or gumastos ng, alam mo yon na parang hindi natin magagamit. At ito nga, tama nga talaga yung kapatid ko at bayo ko na sakto lang talaga sa tindahan. O, diba? Akala ko talaga mag-occupy siya ng space. Pero tamang-tama lang talaga. At parang lumuwang talaga yung tindahan namin. Ang kinagandahan dito is malilipat namin yung rack, diba? At kapag gusto namin ng ibang ayos, pwede na. Unlike before kasi talagang ganun lang talaga ang ayos kasi nga naka-built-in yung shelves ni Mama. Oh, so ngayon nga, ang kapatid ko ay busy sa kaka-organize sa mga paninda ni Mama. At bago nga nilang ilagay, ay naisipin nilang punasan ng lahat ng paninda. At ito nga yung pamangkin ko. Tuwang-tuwa talaga ako sa kanya dito. Pero alam kong merong kapalit ito. Ano kaya ang kapalit nito? Kasi hindi ganyan kasi pag ang pamangkin ko, kilala ko ang pamangkin ko. Actually guys, isang araw nilang nilinis iyang tindahan ni Mama. Ganyan talaga na siya kaalikabok. Kasi nga, ang tagal din hindi nakapaglinis si Mama. Hindi naman hindi nakapaglinis talaga. I mean, hindi nakapag-focus si Mama sa tindahan. At ito nga, Mama ko naman ang na-assign. Kasi ang mga kapatid ko, na-knockdown na nga. At ito nga ang kinalabasan ng pag-organize. Actually, hindi pa ito tapos ha. Parang partial na pag-aayos pa lang ito. Kasi kung makikita nyo, nandiyan pa yung napkin katabi niya ang alakan. Ipa-change nila yan. O, diba? At dito nga nalaman nila Mama na ang konti na lang pala ng paninda niya at kailangan niyang dagdagan yung kanyang paninda. Kasi nga sasabi ko nga sa inyo, itong rack na ito, ang daming layer na pwedeng paglagyan. So ngayon, nalaman ni Mama na kailangan niyang dagdagan ang kanyang
paninda. O, diba? Ito nga, pinapakita ko sa inyo ang kanyang paninda. Never mind na lang yung napkin na katabi ng ala kasi ililipat pa pala yan ng pwesto. O, diba? Na-organize na ni Mama ang kanyang paninda. And soon, mag-repaint na tayo ng tindahan kapag napakabit ko na yung roll up at ang tiles ni Mama. Yun ang project na sinasabi ko nung last na vlog ko. O, diba? Ayan na, ang kinalabasan ng paninda ni Mama. Ito nga, nasa labas ang aking bayaw at ang aking kapatid kasi gusto nila makita kung ano ang itsura ng paninda ni Mama pag nasa labas sila. At itong pamangkin ko, parang naiba na naman ang character. Ito na yung tunay niyang character talaga. Nakikita niyo kanina, umiikot ang kanyang mata. Anyway guys, yun lang and thank you for watching. See you again next time. Bye!